Sa ngayon, nandito na kami mga kaalabok sa Tarangnan, Catbalogan. Ayan. So, kung saan dito nabuo yung Hampas Loopers. Sana sa 3 oras na biyahe namin dito ng madilim, maging okay lahat. Okay, sige bro. Overtake. Ingat lang kayo sa truck, ha. Tatlo lang muna, tatlo. Oh. Naloko na. Anim na kalalakihan pinagbuklod ng iisang pangarap na libutin ang buong Pilipinas. Grabe yung bengkong ng gulong ko. Wala masyadong lumala pa to. Hanggang makauwi. Okay, good morning mga kaalabok. So ayan, umaga na. Kanina pa kami gising. Tapos nakapaligo na rin kami. Anong oras na? 11:10 na. So nag-aisa-isa kami dito. Paalis na kami maya-maya. So yung iba naliligo pa. At ayun pala, salamat muna pala dito sa ano, sa damit na binigay ni Mayor TV. Ayun tol, salamat dito sa solid na damit na binigay mo. Ayan, may gamit ako pang ano, pang travel. Ayan o, meron yan sa Shopee. Tapos kay Mayor TV, PM na lang kayo dun sa ano niya, sa page niya. Ayan, sagutin kayo ni Mayor TV o ni Mayora. Tapos salamat din dito sa binigay niya na ano, pabango sa Centures Parche Valenzuela. Ayan, so binigyan din kami nito para baunin namin. Bango. Spray muna tayo. Yun oh. Para kahit pawisan tayo amoy mabango pa rin tayo, di ba? So ayan. Pagka gusto niyo pala nito, PM niyo lang din yung Centures Parche Valenzuela. Ayan. Sa kila Mayor TV din 'to. So may iba't ibang amoy nito. So marami kayong pagpipilian. So inquire lang kayo ng mga gusto nyo, dahil siguradong magugustuhan nyo yung mga ano nito. Marami silang ano, pagpipilian. Ayan, salamat ulit Mayor TV. So ayan, nag-aayos-ayos na kami dito ng mga gamit namin. Tapos pagkatapos dito, alis na kami dito. Biyahe ulit tayo. Okay? So balikan ko kayo mamaya. Okay, so yan mga kaalabok, paalis na kami dito ngayon dito sa Kalbayog. Dito nga sa pinag-stayan namin o tinulugan namin dito kagabi dito sa hotel. Ayan. So andito rin yung kaibigan namin dito. At hindi na iba sa amin yung Family 5. Sila Tito Michael, tapos etong mga anak niya na nandito. Ayan. Okay, so yun mga kaalabok, hindi lang ako nakapag-vlog kanina. Bumiyahe kami. So hindi ko na rin naisama tuloy sa vlog sila Tito Michael tsaka yung Family 5, yung mga anak niya na nandun. Nagluloko kasi itong camera ko kanina. Pero sa ngayon, nandito na kami mga kaalabok sa Tarangnan, Catbalogan. Ayan. So kung saan dito nabuo yung Hampas Loopers. Itong lugar na to at itong view na to. Ito yung mga saksi na sa pag-uumpisa ng Hampas Loopers, kung paano nagkaroon ng pangalan. At yung pinapangarap namin dati na iikutin namin yung buong Pilipinas ng kompleto. Bro! Na, nangyari na, eto na. Ginagawa na namin ngayon. Kaya ayan, sobrang nagpapasalamat kami kasi naituloy at naisakatuparan namin yung mga bagay na to. At nakita namin to ngayon ng kompleto.
kasamahan si Janpax, kasamahan si Ken, kasamahan si Boy First Time, si MotoGP at si JM. Ayan. So nakakatawa lang kasi habang bumabiyahe kami, eto nga, nadaanan namin itong lugar na to na talagang memorable sa amin at hindi mawawala sa alaala namin itong Tarangnan, Katbalogan na to dahil yun, special siya. Siya yung saksi sa pagkabuo ng Hampas Loopers. Ayan. So yun. Nagpapasalamat kami sa ano. Ako nagpapasalamat ako dun sa lahat ng tumulong at sumuporta para makasama ako dito. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga bumili ng merch, sa mga nagpaabot ng tulong. So, yun. Ayun, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Okay. So, yun. Paalis na kami dito, mga kaalabok. Yun nga, tulad ng sabi ko kanina, dadaan kami ng Liloan. May dadaan na kami kaibigan. Tapos nun, tawid na kami ng port nun sa Liloan port. Tawid ng Surigao sa Mindanao. Yan. So, ngayong araw, yan yung plano. At sana makatawid na nga kami mamaya ng Mindanao nito. Okay. Kala ko di na ako makakapag-vlog sa dami ng aberya dahil dito sa GoPro ayaw gumana kanina, pero buti ngayon okay na ulit siya. Tapos ito pang cellphone holder ko na lost thread, yung pinakadulo nitong kabitan ng side mirror kaya lumuwag. Ayun, napilitang tanggalin muna namin para makadiretso na kami ng biyahe kasi wala eh. Kaya ngayon, ang isa din ginawa namin, nandito ako, nilagay ako dito sa may katabi ni Ken. Para at least, anto na may mangyari, wala akong map. Makasunod pa rin ako. Ganda dito! Tarangnan. Sayang lang, hindi natin tayo nakapag-video kanina, yung mga nadaanan din natin. So, ayan nga! Yung biyahe natin! Dadaan kami doon sa Liloan, tapos diretso ng Liloan Port, tawid ng Surigao. So hindi ako makakapag-update sa inyo ngayon kung ilang kilometers yung babiyahihin at kung ilang oras. Pero ang alam ko, mga hapon, dito na tayo sa Liloan. Siguro baka paggabi na yung makatawid kami ng Surigao. So yun lang yung tansya ko. Pero yun nga, pinapaalala ko lang, din ako makakapag-update ng mga oras-oras at kilometers dahil wala na tayong gamit na map ngayon. So yun, biyahe muna tayo. Okay, hindi lang kami dito saglit. Nagaano kami ng mga intercom. Inaayos namin.
Ayan, nag-aayos lang kami dito ng intercom. So, para meron kaming ano, connection. Dahil isa na ang dahilan, wala din akong map dito para madali kaming magkausap-usap pagka medyo nagkaka-iwanan na o naiiwan ako. Ayan. So, set lang kami dito ng mga ano namin. Mga gamit para sa biyahe. Barangay Kanduyugan, sir. Barangay Kanduyugan. San, municipality of San Sebastian. San Sebastian. Di ba Katbalogan kanina? Ay, Katbayog. Katbalogan ba? Kalbayog, Katbalogan, mga city yan. Ito, ano to? Barangay lang to, municipality. Hindi, Katbalogan pa? Oo, Katbalogan pa. Full tank, bro. Okay, so yun. Pakalawang pagasa namin dito, mga kaalabok. Tapos, kanina nagpagasa din kami dun. So, dito pa rin kami sa Katbalogan. Okay, so yun. Gas lang muna kami dito. Oh. Set. Okay. Welcome to SLEX and San Juanigo Bridge. Ayan. Grabe. Nandito na naman tayo sa San Juanigo Bridge. Ganda talaga ng view dito, mga kaalabok. Sana lang mapuntahan nyo din to. Ayun o, mga bulubundukin sa magkabilang gilid. Grabe no. Ito ang pinakamahabang tulay noon. Pero ang alam ko ngayon eh, naka-open na yung Cebu Cordova Bridge nung 28, tama ba? Kaya ngayon, yung Cebu Cordova Bridge, iyan yung pinakamahabang tulay ngayon sa Pilipinas. So kung itong San Juanico Bridge ay mahaba, ang haba ng Cebu Cordova Bridge ay 4 times daw, ang pagkakaalam ko ha. Ayon sa narinig ko kay Bro JM, 4 times ang hinaba niya dito. So pag aapatin mo yung San Juanico Bridge para maging kasing haba niya ngayon ng Cebu Cordova Bridge na pinakamahabang tulay ngayon sa bansa natin dito sa Pilipinas. Grabe no? Yan. Ganda. Sobra. Kahit saan ka tumingin dito, makikita mo 360 mga bulubundukin, tubig, at yung mga nagagandahang mga puno. Grabe. Ang ganda. Oh, pwede rin pala mag-jogging dito pag tatawid ka. Jogging yan sa gilid. Tapos sa mga hindi nakakalam, meron dito parang maliit na kapilya sa baba ng Cebu Cordova Bridge. Hindi ko lang alam kung paano nakakapunta doon. Maaring bangka siguro yung ginagamit para makapunta sila doon. Yan o, mga parang cottage doon sa kabilang gilid. Tapos dito sa kabila meron ding mga ano, mga parang tambayan doon o. Pwede kang mag tambay-tambay doon. Yan. So doon sa kabila sa Amar. Pero dito pagtawid na pagtawid mo, ito na ang Leyte. Yan. So ito yung ano dito, itsura sa San Juanico Bridge. So yung parte na hindi nyo nakikita dito,
Eto yan. Ayan, meron ditong nakalagay na ano. So, siguro about dito yan sa San Juanico Bridge. Yung nakasulat dyan. May mga upuan dito. Ayan. So, pwedeng... Kaya lang yung basura, ba't dito nilagay? Baka tinangay ng aso. Ayan, may mga upuan dyan, may mga tambayan dyan. Na ano... Na... Pwedeng pagpahingahan dito ng mga pumapasyal. Sabi lang natin ito saglit. Tinangay siguro ng ano to. Ng aso. Baka may nakuha ang pagkain. Ayan, so hindi na rin kami magtatagal dito. Alis na kami. At malapit na din dito yung pupuntahan namin na isang kaibigan. So, ayan. Yan, welcome Tacloban City na. Shout out kay bro. Subscriber na ano dito sa ano, sa traffic light, sakto. Pero andito na kami, malapit na kami doon sa ano, sa kaibigan namin na dadaanan dito. So konti na lang. Yon, ang bantayog nila MacArthur. Nakita natin na yun. So hinto yata kami dito. Okay, so tingnan natin itong Landing Memorial Park. Tingnan lang natin dito itong Landing Memorial Park ni Sir John MacArthur. Kung saan matatagpuan itong kanilang mga bantayog. So ayan, nasa harap natin. Instagramable talaga itong ano, lugar na ito. Ano. Ganda oh. Hindi kaya sila nagkakaroon ng alipong dyan. Nakababag yung paan nila eh. Ganda. Diba? Tapos dito, sa baba. Makita nyo dito. Dagat na. Dito pala yung ano ng mga bayani natin. Nakalagay din. Diba? 75th year anniversary Leyte Gulf Landings October 20, 2019. Palo Leyte. So 75 plus 3 78 na ngayon. Diba? Tingin na tayo dun saglit. Pero makita natin. Makita nyo din yung itsura dito. Ayan! Lakas ng alon, no? Sarap pala dito paghapon, no? Sakto lang yung dating namin. Kasi hindi nakainitan. Masarap nang tumambay. Dami na din tao. Dun. Ang haba nito hanggang dun. So... metro din yung layo yan. Tapos hanggang dun sa kabila. Okay, maganda dito. So yan, magpapahinga lang kami dito saglit. Tapos punta na tayo dun sa sinasabi namin na kaibigan. At pagkadaan namin dun, diretso na kami ng sakay ng barko. Lipat na kami ng Mindanao. Okay. Tawag din dito, pati yung mga damuhan dito. So, ayan, daming tao. Pwede nyo dalhin yung pamilya nyo dito. Oh. Ito yung isang magandang puntahan nyo dito. Pag pumunta kayo dito sa Leyte. Okay. So ayun, paalis na kami dito sa ano ni MacArthur. Tapos yung sinasabi naming imimit namin na kaibigan o pupuntahan, sakto at dito pala yung daan niya. Kaya dito natin nagkita. So nagkausap-usap na kami. Ayun, nandun sa harapan yung sasakyan na yun, susundan lang namin. At kakain muna kami saglit dito sa malapit lang din dito
Sabi ni Ma'am Kim, ayan, si Ma'am Kim nga pala yan yung kaibigan namin na dinaanan dito. So, nung nakaraan nakita niyo na din siya sa vlog. Nung nag ano ba kami nun? Luzon, Tumintana ba yun? Basta nung nakaraan namin dito sa gawi dito. Hindi ko matanda kung Visayas o kung Cebu yun or Mindanao eh. Yung biyahe na yun. Basta, kilala niyo yan, si Ma'am Kim yung may-ari ng tindahan dati na kinainan namin. Ewan ko lang ngayon kung tuloy pa rin yung business nila. So, ayan. Sunod lang muna tayo sa kanya para pumunta dun sa sinasabi niyang malapit na kainan dito. Sino kaya to? Parang Boy Scout yung bata na ano natin, ayun o, pantayog dito. Ganda naman dito. Ito pala yung kainan. Tia Tita's Restaurant. Ayan, so nandito tayo sa Tita's Restaurant. So dito nga kami, inaya ni Ma'am Kim. So dito kami kakain ngayon ng siguro hapunan na namin to kasi pagkayarin nitong kumain eh babakbak na rin kami. Papunta ng Pierre para makalipat kami ng Surigao. So ayan, dito muna kami ngayon. Okay mga bro, ito na yung order natin. Tubig. Pagkainan nito. Ako nag-order niyan. Oo. Bottomless water. Bottomless, tapos pagkaubos ito. Pero pili yan, syempre bottomless. Tapos unlimited water. Pagbusog na. Pagbusog na? Pagay. Uwi na. Tapos ng tubig, uwi na. Grabe naman yan. Bata, kinilaw, adobo yata yung sa tas ito, gulay. Grabe. Yan, tapos na tayong kumain dito. May mga subscriber bro. Sticker, sticker. Yan. Bro, sticker. Sir, ayan. Dumaan dito, pumunta ang mga subscriber. Mga solid. Hello Ma'am Kim. Ito, ito yung kaibigan namin na aminit namin dito sa Tacloban. Ito po sa ano, soon to open na Burger Queen, located at San Jose. Oh, ayun. Ayan. So pag dumadaan kami dito, sila yung dinadaanan namin, mga kaibigan namin dito. Ayan. So at least nagka-banding-banding ulit kami dito. Okay, gear up na kami. So paalis na kami dito mga kaalabok. Okay, bigay lang muna tayo ng ano dito. Sticker. Nangingi silang sticker. Yeah bro. Thank you. Bro. Tara. Bro. Ayos ba? Ah, ito ba? Selfie na lang. Picture, picture. Ah, game, game, game. Salamat, salamat po. Tuloy na po kami. Thank you po. Isipo mo. Sa? Okay, ito pa rin yung sa pagkain. So dumaan na din kami dito sa katabi nung ano, nung restaurant na kinainan namin. Ito yung mega station dito. So nagpagas na din kami dito. Ayan, so ang pabiyahihin natin ngayon eh, didiretso kami ng Liloan Port. So 150 kilometers dito sa map ni MotoGP. So almost 3 hours yung biyahe sabi ni Google Map. Ang oras eh alas 8 na. So 8 plus 3 hours. So mga nasa 11 ang dating namin doon sa port ngayong gabi. Itong third day namin na to. So yan, nagpapagas lang lahat. Tapos diretso na rin kami sa biyahe nito. 11, ating gabi na naman tayo. Mabiyahe. Bro, madadaan tayo sa tulay sa Agas-Agas. Agas-Agas yung pinakamataas sa tulay, di ba? Hindi na. Hindi na kasi dahil doon sa Cebu Cordoba. Na bridge. Kaya hindi na din siya ang ano.
Okay, pero madilim dun bro, okay lang dun dumaan, safe naman. Okay. Dumaan naman ng gabi dun? Oo, ayun. So, yun. Dadaanan din pala namin yung tulay na yun. Okay, ito na. Biyahin na tayo mga kaalabok. Sana sa 3 oras na biyahe namin dito ng madilim, maging okay lahat. At umabot sana kami sa barko na sasakyan namin para makalipat kami ng Surigao ngayong gabi. Pero kung hindi man, bahala na mamaya. Yung nadidinig nyo nga palang mga ingay-ingay, magkakakunik kami sa intercom. So yung mga wind noise yan, kasi medyo malakas yung hangin, tapos medyo yung takbo namin kailangan namin bilisan ng konti para hindi kami masyadong hating gabihin sa sa biyahe na to. Dulag. Okay yung dito bro, mga daan. Okay na. Sharp curve. Sharp curve. Oo nga. Sharp curve. Checkpoint. Ah, hindi. Ginagawa pala yung daan. Okay, sige bro. Overtake. Daming truck bro. Namumula pa dyan sa harap natin. Ingat lang kayo sa truck ha. Tatlo lang muna, tatlo. Pasok. Ang taas dito. Eto ako. Ingat lang sa lubok ha, malubok na naman. Ayan na naman. Okay, so ngayon pumapanik kami. Ay, lupak na naman. Sige, dahan-dahan muna. Ayan, so binabaybay na namin yung papunta dun sa Agas-Agas Bridge. Siguro mga 30 minutes na kami mahigit bumabiyahe. Ay, naku. Lubak-lubak na naman. Ingat sa mga basa-basa. Marami na naman basa. Ah, grabe yun si. Si bato o zero na yata. Walang hihinto. Lugar na to.
ito yung nasirang daan ng bagyong huli ng bumagyo dito sa Leyte. Ayun oh, yung tulay. Ah, puro oh, puro lubak na naman bro. Puro putik pa dito sa kanan. Ingat kayo sa kanan, baka matulas. Ito pala mga na landslide. Ito pa oh. Maybe somewhere I haven't been before.